Nau dan sasamuli. Hah? Kan mana pi masak ko siya? Di kanimadam. Mana kamu? Oh, nas kasi. Samu. Mga paon siya. Kumusta mga Noy P? So, ganito ang buhay ngayon dito sa Saudi. Lahat ng mga, hindi naman lahat, pero karamihan ng mga tao ngayon dito nakasuot na ng mask, including na ako. Kasi nagkakatakutan na ng ano, coronavirus sa mga kalapit region ng Riyadh or ng Saudi. Medyo dumadami na yung infected ng coronavirus. Kaya nag-iingat na masyado ang mga Saudi. Ilang araw na rin hindi lumalabas itong madam ko. Ngayon lang. Pupunta lang doon sa nanay niya. A few moments later. Kumusta mga Noy P? Ngayon dito sa Saudi Arabia. Update ko lang kayo. Hindi pa naman nag-lockdown dito. Kaya ngayon, lumabas yung madam ko pumunta sa nanay niya. So, as usual kasi kapag hinahatid ko si madam sa nanay nila, hinahayaan na ako kung saan ako gustong pumunta. Pero, magbibigay siya ng oras kung anong oras ako babalik at sunduin siya. Kasi mamaya, alas 4 daw, mayroon siyang appointment sa Princess Nora. So, pumunta kami mamaya doon, mga alas 4. So, ngayon, nandito ako sa tapat ng bahay ng pamangkin ko. Ayan siya. Masaw dan sa samuli. Ha? Samuli. Ano mga masaw ko siya? Di, kani madam. Mana kamu? Oh, nas kasi. Samu. Mga paon siya? Why? Ayan siya. So, inutusan daw siya ng madam niya na bumili ng samuli. Yung samuli, sa lingwahe natin, ano yun, bread, parang pandesal na mahaba, hindi kagaya sa atin na mga maliliit lang. So nandito ako ngayon sa tapat ng bahay niya. Ayan, yan yung itsura ng bahay nila. So nandito ito sa ano, sa Uleya, sa mismong sentro na itong sa kanila. Sa anong tawag dito, yung basta nakalimutan ko, siguro ilalagay ko na lang dito yung area nila. So mismong sentro ito ng Riyadh, nasa city na. So pamangkin ko yun, yung tatay niyang pinsan ko. I think siguro mga second cousin or third cousin yung tatay niya, pero magkasing edad lang kami. Pero yun nga, nasa, ewan ko anong tawag dun sa atin, pero sa lingwahe namin, asal na looks ako. So ako nga pala isang Muslim, galing ako sa Cotabato, sa Mindanao. Yung mga taga Cotabato dyan, shoutout sa inyo. Taga ano nga pala ako, sa Sultan Mastura. So yung mga nanonood dyan, especially sa Sultan Mastura or Cotabato, shoutout sa inyo. Pa-comment na lang kung taga Cotabato kayo or taga Sultan Mastura. So dito ito sa Riyadh. So ang lingwahe nga pala namin ay Iranon. So ako po ay isang Iranon. So magkaiba po yung Iranon, Maranao at saka Maguindanao. So yung Iranon, nasa middle po siya ng Maranao at saka Maguindanao. So kaya po naming magsalita ng Maranao, kaya po naming magsalita ng Maguindanao. So nasa middle po kami. Pero yung mga Maranao at saka Maguindanao, medyo nahihirapan silang gayahin yung lingwahe namin. Pero kami, simple lang yung mga lingwahe nila. At kung mamuhay kami sa ibang tawag diyan, sa ibang bayan or sa ibang lugar sa Pilipinas, kaya naming magsalita ng mga lingwahe nila, kagaya ng Tausog
or kahit ano pa mang lingwahe yan. Basta ma-absorb lang namin ng ilang maximum siguro mga 5 months, medyo makukuha na namin yung mga lingwahe nila. Or kahit siguro mga yung mga Kristiyano na lingwahe kagaya ng Bisaya, Ilongano, Ilonggo, Tagalog, kaya naming gayahin yung mismong lingwahe, yung pronunciation at kung ano pa ang tawag diyan. Kaya namin gayahin. Okay? So yan yung special ano namin, special skill namin mga Iranon. Pero aside for that, mas alam ko sa mga nanonood diyan, yung mga Maguindanao at saka Maranao, alam ko mas ano kayo, mas malaki yung skill nila. Kasi ang Maranao, mayroon silang mga banda. Ang Maguindanao, mayroon din. Mayroon silang mga singers. Kagaya ni sa Maguindanao, kagaya ni sino ba yung babae na ano? Magaling kumanta, Soraida. Sa Maranao naman, kagaya ng yung ano ba yung Ugi o Hugi. Basta gusto ko din 'yon dati. So ngayon, 'yun na nga, wala pa namang lockdown dito sa Saudi Arabia. Pero nag-iingat na lang yung mga tao kasi binalaan yung mga residente dito na mag-iingat talaga sa coronavirus. So more than ilang araw din hindi kami lumabas ng madam ko ngayon lang. Kasi pumunta nga siya dun sa bahay ng nanay niya. At mamaya-maya may appointment siya doon sa Princess Noran. Kasi nag-aaral nga siya ng driving school. And inaante ko lang yung pamangkin ko. Kasi pinabili siya ng samuli at mamaya-maya babalik na yon. At papasok tayo sa ano niya. Kwarto niya. Yan yung kwarto niya. So yung magkakaiba kasi yung mga bahay ng family driver dito sa Saudi Arabia. Merong yung bahay mo kagaya nung sa amin, nasa tapat na mismo ng gilid ng kalsada. Yung kanya, pagpasok mo dyan sa pinto na yan, nandun pa sa loob yung kwarto niya. So mahirap din siyang bisitahin kasi kung yung mga amo niya nandito sa playground, diyan sa after ng gate na yan, nandiyan na yung playground nila, nandiyan na yung swimming pool. Kaya kung nandiyan sila tumatambay, medyo mahirap kang makapasok doon sa kwarto nila kasi madadaanan mo sila. So yung amin naman, yung mismong pinto, pagbukas mo, mismong kwarto na namin. Kaya kung sino man yung mga bumisita sa amin, kagad-agad na makakapasok sila. Pero yung ibang kwarto, yun nga, hindi siya nasa front row, nandun pa sa loob. So ganyan yung mga itsura ng at klase ng mga bahay dito sa Saudi Arabia. So bumili ako ng pagkain namin, kakainin namin yan mamaya, puruta. Kasi masarap talaga yung puruta na especially talaga luto ng Indiano. Manghang, tapos basta masarap yung lasa. Ayun, so lumabas na tayo doon sa sakyan natin. So ito yung sinasabi kong gate nila. Yan. Itong gate nila, hindi ito yung mismong bahay pa niya. Kasi pagpasok mo dyan, playground yung nasa loob nito. So yung kwarto niya nandun pa sa mismong napakaloob. Dito may swimming pool sila dito. Bakit ko alam? Kasi lagi na akong pumupunta dito. Hindi ko lang naibablog. So siya nga pala ay taga Pulyok. So yung mga taga Pulyok dyan na makakapanood ng video ito, shoutout sa inyo. Ako taga Sultan Mastura ako. So magkalapit lang naman ang Pulyok at saka Sultan Mastura. So ayan na siya, parating na. So ito ang area nila dito.
Maganda itong area niya kasi nasa ano talaga, nasa sentro. Paglabas mo dito, nasa ano ka na, King Fahad na. So yung localizer, malapit lang dito. Ayan, so yan na siya, papasok na kami. Ito ang itsura ng bahay nila. Pasok na kami. So ito ang ano, bahay niya. Ayan o. Nasa loob pa. Yan yung gate. Hindi kagaya sa bahay ko na yung sana, yung gate, pagpasok mo sa gate, kwarto na namin. Ito sa kanya, pagpasok mo, playground pa, garahe yan. So itong sa kanya, yan o. Ayan. Papasok ka pa dito. So ito yung itsura ng kwarto ng mga family driver. So itong kwarto nila, singlaki lang ng kwarto namin. So ganito talaga ang buhay ng OFW yung family driver. Ayan guys, nakain kami. So kung hindi nyo maiintindihan yung lingwahe namin, maglalagay na lang ako ng subtitle dyan sa screen. Kasi ang lingwahe namin ay Iranon. Nakain kami ngayon. Nakain kami. Nakain kami ng prota. Beef curry. Ilit din po masalo. Kain tayo guys! Oo, kami na ay kumakain. Ganito ang pagkain dito sa Saudi. Walang kanin. Meron din kanin pero karamihan. Ito ang kinakain nila. Ubus. Si Manso kanina yung kina nila. Kaya may nana, appointment siya 26 no ba? Si Madam ba? Andre Bukman. Ano pa yan, dapat siya lockdown. Dapat na, kung ano, may lockdown. Hindi siya pa ipilip. Sa? Sa Kuwait, ako sa Bahrain lagi. Kasi ano, lockdown si Rahal. Yan, yung kaya pa ipilip. Bantayan na ako di ka lang ito ngayon, ha? Hmm? Kung mga punot ako sa pagkanamiga, may tuwing bulan na. Ito ang mga katao ka. Padala na. Padala na. Dito may atin sa panasakit, ha? Iba. Inulugan nila sa posible. Lalo na, tayo lalo na po patero, ipahulugan nila sa corona. Ito ba? Lam? Here ni? One goes para one shabat. Ano yung kano tano sa yun siya? Rudy. Na. Yung kano tano. Hindi. May kaya pagal. Gubo opinion niya lang. May kaya pagal niya lang ako nang tur. Masawa na. Samu tayo. Kumain mo to? Ha? Kumain mo. Ganito ang buhay driver. Kahit kumakain ka, tatawagan ka para bumili ng pagkain nila. Kasi dito,
Sana yun. Ayun, no? Yang ano na yan, ano, telepon yan. So, anytime, tatawag sila dyan para mag-utos. Para mag-utos ng papabili nila. So, yung akin naman doon sa bahay, hindi naman ganyan. Pero, ganun din. Kapag nag-utos sila, papress nila yung bell, tapos, doon sila tatawag para utusan ako bumili ng pagkain.